Masaya at excited na pumasok ng business class cabin ang 25-anyos na dalagang si Meiji Dimageba. Ito ang unang beses niyang sumakay ng eroplano at ibang bansa agad ang pupuntahan niya. All thanks to her rich, generous best friend, Jocelyn. Ito ang regalo nito sa kanya para sa nalalapit niyang kaarawan. Ang libreng trip to France. Ito rin ang magbabayad ng lahat ng magiging expenses niya. At dapat nakasama sana siya ngayon, subalit nagkaroon ito ng bigla ang importanteng lakad. Grabe! Ang ganda-ganda dito! Impit na tiling anas niya at tuluyan ng naupo sa upuang iginiya ng flight attendant. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang gwapong lalaki na sa tansya niya ay nasa early 30s pa lang. Naka-corporate attire ito at matigas ang ekspresyon ng mukha. Animoy hindi dapat biruin. Subalit nilipian pa rin ito ni Meiji. Hello! First time kong sumakay ng eroplano. Kinakabahan ako. Totoo bang masakit sa tenga kapag nag-takeoff na? Tanong niya. Nag-side-eye lang ang lalaki at hindi sumagot. First time mo rin ba? Muling tanong niya. Again, hindi ito sumagot. Pipi siguro. Bulong niya at nagkibit-balikat na lang, pagkatapos ay inabala na ang sarili sa pagtingin-tingin sa paligid. Napapapalakpak siya nang biglang mag-recline ang upuan matapos pindutin ang isang button. Wow! Ang galing naman! Ang ganda dito sa business class! Napapailing si Artemis Diograsa, ang lalaking katabi niya. Si Artemis ay ang first born ng mayamang pamilyang Diograsa. Nasa linya ng politika ang pamilya nila, subalit sa mga panahong ito ay mas focus na sila sa pagpapalawak ng kanilang mga negosyo. At kakababa lamang sa pwesto ng patriarch nilang si Luis Diograsa. Kaya si Artemis na ngayon ang tumatayong president and CEO ng Diograsa Corporation, habang ang mga kapatid niya naman ay may hawak ng subsidiaries. Thank you po! Malaki ang ngiting sabi ni Meiji sa magandang flight attendant na nag-abot ng kalaman si Juice sa kanya. Tipid lang itong umiti pero nang humarap na sa lalaking katabi niya ay halos mangisay na ito sa kilig. Ito po sa'yo, sir. Tila kinikilig na sa admito. Thanks. Sagot ni Artemis sa mababang boses na hilan upang mamilog ang mga mata ni Meiji. Nakakapagsalita naman pala. Bulalas niya. Akala ko pipi ka. Hindi ka kasi nagsasalita kanina eh. Do we know each other? Tanong ni Artemis sa nakaka-offend na tono, pero hindi man lang yon napansin ni Meiji. Hindi. Ngayon pa nga lang kita nakita eh. Pero pwede naman nating kilalanin yung isa't isa ngayon kung gusto mo. Ako nga pala si Meiji Dimageba. Ikaw, ano yung pangalan mo? Napaawang ang labi ni Artemis sa dalaga, lalo na nang ito na mismo ang kumuha ng kamay niya upang mag-handshake sila. Natameme na lamang siya. M-A-E-G-I, Meiji. Ikaw, muling sabi ni Meiji. Artemis? Namamaos na sagot ni Artemis. Ang ganda naman ng pangalan mo. Thanks. Malawak na umiti si Meiji pagkatapos ay binitawan na ang kamay ni Artemis at umayos ng upo. Sakto naman na unti-unti nang nag-take off ang eroplano. Nung una ay excited pa si Meiji. Ngunit nang lumaon ay nakaramdam na siya ng kakaiba. Pagkahilo at tila may humahalukay na sa kanyang tiyan. Bumangon siya at tinapik si Artemis para sana magtanong kung nasaan ang vomit bag, ngunit nang lumingon nito ay hindi niya napigilan ang tuluyang pagbaliktad ng tiyan. Sumuka siya sa mismong suit ni Artemis. Anong? Natitigilang sambit ni Artemis. Hala, sorry! Wika ni Meiji, ngunit muling bumaliktad ang tiyan niya, kaya napakapit na siya kay Artemis habang muling sumusuka dito. Hindi na tuloy maipinta ang mukha ni Artemis at hinihintay na lamang siyang matapos. Ngunit nang matapos na siya'y kitang-kita niya ang pinaghalong pandidiri at iritasyon sa mukha nito, kaya agad-agad siyang nag-sorry. It's okay. It's fine. Don't worry about it. Wika nito, pero taliwas naman ang sinasabi ng matalim na tingin itong pumupukos sa kanya. Sorry talaga. Pasensya na. Lalaban. Hindi na. Sabi pa nito at nagtungo na sa toilet room matapos pakunin ang maliit na luggage. Nag-sorry din si Meiji sa ibang pasahero na naistorbo at nababahuan ng kanyang suka. Nang bumalik si Artemis ay bago na ang suot nitong suit. Muling humingi ng pasensya si Meiji.
pasensya na talaga. Hindi naman ako pala sukat hiluhin sa biyahe. Hindi ko alam kung bakit ganito yung nangyari. Siguro dahil hindi ako sanay sa airplane. First time ko kasi. Nabigla lang siguro ako. Paliwanag pa niya. I said, it's okay. Pagbuntong hiningang sabi nito. Talaga? As in super duper okay? Paninigurado niya. Igting ang pangang pilit na tumango si Artemis. Nakahinga naman ng maluwag ang utu-utong si Meiji. Ay, mabuti naman. Natakot ako na baka ipatapon mo ko palabas ng eroplano. Mukha ka pa namang mayaman. For sure, kayang-kaya mo yun. Hindi na umimik si Artemis. Blanko na lang ang mukha niya ngunit sa isip niya ay natatangahan talaga siya sa dalaga. Ano bang tingin nito sa mga mayayaman? Likas na mamamatay tao dahil lang sa maliliit na bagay. Well, may mga ganun nga. But I'm not one of those. Hindi na ulit nakaramdam ng pagkahilo si Meiji pagkatapos noon. Nahimasmasan na siya at mukhang nabigla lang talaga ang tiyan. Pero likas talaga ang clumsiness ni Meiji sa katawan dahil nang dumating naman ang first meal nila ay muli na naman siyang nakagawa ng isang bagay na dumagdag sa iritasyon ni Artemis. Hinigop niya kasi ang soup niya at sobrang init pa noon kaya napaso siya sa taranta. Nasagi niya ang baso ng juice niyang tumilapon at natapon sa hita ng binata. Nag-slow-mo pa talaga yon sa paningin nilang dalawa. Sa sobrang bilis ng pangyayari, hindi na nakaiwas pa si Artemis. Hala! Bulalas ni Meiji at agad na tumayo na tila ba may magagawa pa siya. Ngunit nabasa na talaga ng sobra ang pants nito. At pag-angat niya ng tingin, ay nanlilisik na ang mga mata ni Artemis habang nakatingin sa kanya. Patay! Bulong ni Meiji sa sarili. Pumikit siya at tinanda na ang sarili sa pagbulyaw nito, ngunit hindi yon dumating. Nagtatagis lamang ang bagang nito na animoy nagpipigil ng dumilat siya. Sorry, hindi ko sinasadya. Teka, pupunasan ko. Tumigil ka. Are you stupid? Tingin mo ba matatanggal ng pamunas mo tong basa? Kapapalit ko lang kanina, diba? Dahil sa suka mo. Pigil ang galit na saad ni Artemis. Mangiyak-iyak na tumango naman si Meiji. Lalaban ko na lang, hubarin mo. What? Hubarin ko? Dali na, akin na. Hubad ka. Magaling akong maglaba, promise. Nalaglag muli ang panga ni Artemis sa dalaga. Nang subukan nitong ilapit ang kamay sa kanyang belt na para bang kakalasin yun, ay halos mabaliw siya. Ngunit mabilis niyang hinawi ang kamay nito. This woman is crazy. Anya. Lalaban ko nga, saad ni Meiji. Shut up. Nanginginig na nasabi ni Artemis. Lalo na't dahil masama na ang paningin sa kanila ng dalawang matandang babae sa right aisle. Paano'y naisip ng mga ito na gagawa sila ng milagro dahil sa narinig na Dalina? Akin na, hubad ka, magaling ako, saad ni Meiji. Mga kabataan talaga ngayon, Diyos ko. Di na napigilang komento ng isa. Namutla tuloy si Artemis, never pa siyang na-judge sa ganitong paraan buong buhay niya. Uy kuya, ano? Wala kang tiwala sa akin? 5 minutes lang, tapos na yan. Pagmamayabang pangsabi ni Meiji. Hindi aware sa dalawang judgmental na matanda. Sus Mariusip, magkapatid pa yata. Sabi naman ng isang matanda at napulunan pa. Nanlaki ang mga mata ni Artemis. Doon lang din kunot noong napalingon si Meiji sa dalawa. Ano raw? Sino pinag-uusapan nila? She's not my sister, madam. At ang dumi ng utak niyo. Baling ni Artemis sa mga ito. Subalit ngumiwi lang ang mga ito na tila ayaw maniwala at nag-sign of the cross pa para manalangin. Patawarin nawa ang mga kabataan ito. Ha? Anong nangyayari? Takang tanong naman ni Meiji. Doon na sumabog ang pagtitimpi ni Artemis. Napamura siya ng malakas at gigil at namumula ang mga mata sa galit na dinuro niya si Meiji. This is all your damn fault, woman. Ha? Anong ginawa ko? I mean, sorry na nga. Hindi ko naman sinasadya eh. Saka sabi ko naman lalaban ko pero ayaw mo. Bago pa matapos ni Meiji ang sinasabi ay tumalikod na si Artemis at galit na nag-march siya patungo muli sa toilet room. Habang nagpapalit ng suot for the second time ay panay ang igting ng panga ni Artemis sa iritasyon. Ngayon lamang siya nairita ng ganito sa lagpas 3 dekada niyang pamumuhay sa mundo. Lumaki kasi siyang kalmado sa lahat ng oras. Dahil para sa kanya, ganun siya dapat kumilos bilang panganay sa henerasyon ng mga Deograsya. Inayos na niya ang kanyang necktie nang pumasok sa isip niyang imahe ng mukha ni Meiji. Muling umigting ang kanyang mga panga.
Aaminin niyang unang kita niya palang sa dalaga, nakaramdam na siya ng kaunting atraksyon. Simple lang kasi ito pero unique naman ang kagandahan. Medyo na turn off nga lang siya sa kadaldalan at pagiging weirdo nito. At ngayon, tuluyan na nga siyang na turn off. Pagkabalik niya sa cabin ay sinalubong siya ni Meiji ng malatupang ngiti. Don't. Pigil niya agad ng akmang magsasalita ito. Kung magsusorry ka na naman ulit, I don't need your sorry. What I need is a peaceful flight, Miss Dimageba. Mariing wika nito. Napakurap-kurap naman si Meiji at biglang lumiwanag ang mga mata. Naaalala mo yung apelido ko? Seriously? Hindi makapaniwalang saad ni Artemis dahil sa dami ng sinabi niya, tila yun lamang ang pinagtuunan ng atensyon ng dalaga. Napahilot na lamang siya sa kanyang sintido. Sumasakit na ang ulo niya. Mukhang wala na yatang pag-asa ang babaeng nasa harapan niya. Bumungisngi si Meiji. Seryoso ko, miss. Oo na, hindi ko naman kasi sinasadya eh. Huwag kang mag-alala. Itatry kong hindi makaabala sa'yo buong flight. Sabi ni Meiji. Don't just try. Gawin mo. Yes, Captain. Siguraduhin mo lang. Sa itsura mo pa naman parang nakakabit sa iyong kamalasan. Grabe ka, hindi naman no. Depensa ni Meiji tsaka naalala ang lahat ng kamalasan sa buhay niya. Gaya ng mga negosyong binuksan niya pero nalugi ang lahat. Ang hindi pagpasa sa bar exam, ang panluloko sa kanya ng dating kasintahan at ang pang-scam sa kanya ng isang kaibigang pinagkatiwalaan niya ng sobra. Napangiwi si Meiji. Malas nga yata talaga ako. Sa isip-isip niya, umismid na lamang si Artemis pero napanatag talaga siya sa usapan nilang yun. Umaasa siyang hindi na siya gagambalain pa ng dalaga. Pero umasa lang pala siya sa wala. Oo nga't hindi na ulit nagsuka at nagtapo ng juice, pero hindi naman siya nito halos pinatulog sa lakas ng hilik nito habang natutulog. Sakalang nakatulog si Artemis nang makahanap na siya ng earplug. Bad trip tuloy siya buong flight at kahit kinausap ulit siya ng dalaga pagkagising nito'y hindi niya na ito inimik pa sa sobrang inis dito hanggang sa tuluyan na ngang lumapag ang eroplano sa Paris, France. France! Bulalas ni Meiji paglabas ng airport, bandang alas 10 ng gabi. Teary-eyed na pinagmasdan ang mga sasakyan at mga tao. Hindi siya makapaniwala, nasa Paris, France na nga talaga siya. Hello, Joe! Andito na nga ako! Anya ng tawagan ng kaibigan. Really? Agad-agad? Ang bilis naman! Wika ni Jocelyn sa kabilang linya nakakagising lang mula sa pagsisyesta nito. Anong ang bilis? 16 hours nga yata yung biyahe. Buti lang sa business class mo ako nilagay. Okay yung naging travel ko. Grabe, napakaganda dito, Joe! Ibang-iba nga talaga ito sa Pilipinas gaya ng sabi mo. Paano ba ako makakabawi sa kabutihan mong to? BFF ko, hahalikan ko na lang yung paa mo. Gee! Ew! Yuck! That's disgusting! Saad nito kaya naman bumunghalit sa pagtawa si Meiji. Hindi mo na kailangang bumawi sa akin, Meiji. Yan ay yung mga pambawi ko sa'yo dahil sa mga naitulong mo sa akin. And that's my birthday gift. Sobra naman to, don't worry about it. Alam mong kaya kong bayaran kahit isang taon ka pang mag-stay dyan. Kahit hindi nakikita ay alam ni Meiji na umikot na naman ang mata ng kaibigan. Yabang oh! Paano pala kung biglang naubos yung pera niyo? Not gonna happen. Mawawalan lang ako ng pera kung titigil si Daddy ng sustento sa akin. Which is not going to happen. He will never do that. Ititigil? Yung free cards, Kemerut? Sa mga libro ko lang nababasa yun. Totoo pala yan? Unfortunately, yes. Pero hindi yan mangyayari sa akin. Malakas ang kumpiyansang saad ni Jocelyn. Anyway, I still have an appointment with my dentist. Ibababa ko na to ha. I'll call you na lang later, okay? Mag-enjoy ka dyan. I had everything prepared for you. Pero in case lang that you need something, don't hesitate to text or call me. Okay. Bye-bye. Text kita kapag nakarating na ako sa hotel. Okay, bye. Enjoy. Pagbaba ng tawag ay agad nang nagtawag ng taxi si Meiji. Halos mapunit na ang labi niya sa laki ng kanyang ngiti dahil naaalala niyang sinabi ni Jocelyn nung isang araw na ang hotel room na tutuluyan niya ay may view ng Eiffel Tower. Habang umaandar ang sasakyan ay nakatingin siya sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang mga nagtataasang gusali ng syudad. Ilang minuto pa, tumigil ang taxi sa isang liblib at madilim na lugar. Sir? Is this the hotel? Tanong niya sa driver ngunit hindi ito sumagot. Sa kanya lamang naramdaman ng masamang balak nito nang lumabas ito at binuksan ng pinto ng backseat kung nasaan siya. Nahintakutan si Meiji.
Pero mabilis niyang nasipa ang tiyan nito bago pa man ito makahawak sa kanya. Nang mapaatras ito, binuksan niya ang kabilang pinto at doon na dumaan para tumakas bit-bit ang maleta niya. Mangiyak-iyak siyang tumakbo palabas ng eskinitang yun. Takot na takot. Paglabas niya ng eskinita, muntik na naman siyang mabangga ng isang itim na sedan. Noong mga oras na yun, pakiramdam ni Meiji ay kukunin na talaga siya ni Lord. Ang tanging nasa isip niya lang, hindi niya alam kung swerte ba siya dahil mamamatay siya sa Paris o malas dahil pwedeng hindi makuha ng pamilya niya ang katawan niya. Miss, what's wrong with you? Nakalupaypay sa sahig, dumilat si Meiji nang marinig ang isang pamilyar na boses. Artemis? Maging si Artemis ay natigilan nang makita siya. Ikaw na naman! Dali-daling tumayo si Meiji at kumapit sa dibdib ni Artemis. Thank you, Lord! Thank you, Lord! Ha? Ikaw ang padala ni Lord para sagipin ako! Anunsyo ni Meiji. Napakurap-kurap na lamang si Artemis. Kailangan mo kong tulungan. Muntik na akong pansamantalahan ng driver ng taksing nasakyan ko. Paliwanag ni Meiji at doon lamang bumuhos ang luha niya dahil noon niya lamang na-realize kung gaano nakakatakot ang posibleng mangyari pa sa kanya kung hindi siya nakatakas. First time ko to sa Paris. Wala akong ibang kilala. And dito ako para i-celebrate yung birthday ko. Tapos, ganito pa yung nangyari sa unang gabi ko. Ni hindi pa nga ako nakakarating sa hotel na tutuluyan ko. Please, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung nasaan ako. You do remember I'm also a stranger, right? Hinihingan mo ako ng tulong. You don't even know who am I. May tiwala ako sa'yo. Alam kong mabait ka. Kaya ka tinarget ng taxi driver na yon. Dahil mukhang madali kang utuin. Hindi ka dapat magtiwala dahil ang tingin mo mukhang mabait. Paano kung pagsamantalahan din kita, ha? This woman. Gagawin mo rin yun? Of course not. You know what? Ang gulo mo. You don't seem to fully trust me yet. Humihingi ka ng tulong, ha? Ikaw yung magulo. Hindi kita maintindihan. Tutulungan mo ba ako o hindi? Litong tanong ni Meiji. Of course I will. Frustrated na rin sabi ni Artemis at nilingon ang driver. Tumango ito at pinagbuksan na sila ng pinto. Tahimik na pumasok si Meiji. Saan ba yung hotel mo? Tanong ni Artemis nang umandar na yung kotse. Dito. Inabot ni Meiji ang isang papel kung saan nakasulat ang De Gracia Hotel. Napataas naman ang kilay ni Artemis. Paano'y pagmamay-ari nila ang hotel na yon? I see. Sabi na lamang niya. Doon din siya nag-check-in pero hindi niya sasabihin yon sa dalaga. Malaki naman ang hotel, siguradong hindi naman sila magkikita doon. Salamat sa paghatid, ah! Tipid ang ngiting sabi ni Meiji kay Artemis nang maihatid na siya nito sa tapat ng hotel. Ngayon, napatunayan kong hindi ka lang mukhang mabait. Mabait ka nga talaga. Kasi sa kabila ng mga naging atraso ko sa'yo kanina sa eroplano, tinulungan mo pa rin ako ngayon. Kahit mukhang nagalit ka talaga sa akin dahil doon. Tsaka yung banta mo na paano kung ikaw din? Masama, pero di mo naman ginawa. Hinatid mo lang ako dito. Mabuti kang tao. Thank you. At saka alright. Enough already. Putol ni Artemis sa sinasabi ni Meiji. Thank you talaga, ha? Are you sure hindi mo nakuna ng litrato ang plate number ng taxi? Hindi. Wala na akong oras para gawin yun. Ano, sabihin ko sa driver na wait lang kuya, ha? Huwag mo muna akong habulin. Picturean ko lang yung plate number mo para maipakulong kita. Sige na, pumasok ka na. Thank you talaga. Ay, wait. Hingin ko yung number mo. Para masuklian ko next time yung kabutihan mo. Hindi na. Pumasok ka na. Ingat na lang lagi. Saad ni Artemis at tumalikod na. Napanguso na lamang si Meiji. Nang makarating sa kanyang hotel room, ay agad niyang tinawagan ang pamilya niya upang ipaalam na safe siyang nakarating. Hindi na niya sinabi sa mga ito ang kamuntikan ng nangyari sa kanya. Maging kay Jocelyn ay hindi niya yun sinabi dahil baka sisihin ito ang sarili. Nagkunwari na lang siyang maayos ang lahat. Pero bago matulog ay naisip niyang kung hindi niya kakalimutan ang nangyari, ay baka hindi niya ma-enjoy ang apat na araw niya sa Paris. Kaya naisipan niyang hindi na muling isipin yun. Wala namang nangyari. Muntik lang naman, nakaligtas ako. Hindi ako pinabayaan ni Lord. Niligtas niya ako. Thank you, Lord. Kinabukasan ay masigla na ulit siya at saka lamang muling naisip si Artemis. Magkikita pa kaya ulit kami? Bulong niya at saktong habang papasok siya sa restaurant ng hotel, ay namataan niya itong nakaupo sa isang lamesa. Namilog naman ang mga mata ni Meiji sa gulat.
Ngunit agad ring gumuhit ang malaking ngiti sa kanyang labi bago kumaway at tinawag ito. Artemis! Artemis! Samantala, natigilan naman si Artemis sa kalagitnaan ng pagkain nang marinig ang boses ni Meiji. Nakita niya itong kumakaway-kaway at tinawag siya mula sa bukana ng restaurant. Hindi alintana ang tinginan ng mga tao. Si Artemis na lamang ang pinamulahan sa hiya. Andito ka pala? Dito ka rin naka-check-in? Hindi mo naman sinabi kagabi. Tuwang-tuwa na saad ng dalaga tsaka hinila ang upuan sa harap ni Artemis upang maupo doon. Napataas na naman ang kilay ni Artemis. Ni hindi man lang siya nagpaalam kung ayos lang ba sa aking maupo siya sa harap ko at istorbohin ako sa pagkain. Thank you nga pala kagabi ha. Patuloy ng dalaga. Bumuntong hininga si Artemis. Kailan ka ba talaga matatapos sa pagpapasalamat? It's nothing. Anyway, it seems like you're back to normal now. Back to normal? Bakit? Naging abnormal ba ako? Akala ko'y madidepress ka dahil sa nangyari sa'yo kagabi. Ah, yun ba? Wala naman yun. Okay na ako. Ine-enjoy ko na lang yung 4 days ko dito. Ikaw ba? Ilang araw ka dito? At saka nandito ka ba para magbakasyon din? O andito ka para sa work? Pinadala ka ba ng boss mo dito? Conference meeting? Boss? Napag-isi si Artemis at umiling-iling. Bakit? May nasabi ba akong masama? Wala. So ano nga? Ay wait! Waiter, waiter! Yes, yes. I'd like to order. Wika ng dalaga sa dumaang waiter. Nalaglag na naman ang panga ni Artemis. Don't tell me she's gonna eat here with me. Paulit-ulit na lang yata talaga siyang masusurpresa sa mga kilos ng dalaga. So, hanggang kailan ka nga dito? Tanong muli ni Meiji, pagka-order nito. Napapingot na lamang si Artemis ng ilong at nawala ng pag-asa. Buong akala niya kagabi, hindi na sila magkikita pang muli ni Meiji, pero nagkakamali na naman siya. Buong breakfast ay dinaldal at dinaldal ni Meiji si Artemis. Wala siyang pakialam kahit mukhang hindi ito nakikinig. Pero nakikinig talaga si Artemis dahil likas sa binata ang makinig tuwing may nagsasalita sa harapan nito. Ang dami na tuloy na laman ni Artemis tungkol kay Meiji. Kulang na lamang kasi ikwento ng dalaga ang buong buhay nito. Hindi malaman ni Artemis kung paano nagkasya ang lahat ng kwento nito sa loob ng isang oras. Thank goodness, natakasan ko na rin siya. Artemis! Tumatawag na hiyaw naman ni Meiji na umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Napaigtad naman sa gulat si Artemis kapag Juana ay pumikit ng mariin. Akala niya'y natakasan na niya ang dalaga. Andito ka lang pala. Bigla ka nalang nawala kanina na parang bula ah. Saad ni Meiji. Wala ka bang ibang pupuntahan, Miss Dimagi ba? Hindi niya mapigil ang tanong. Meron, pero mamayang hapon pa. Masyado pang mainit eh. Well, that's great then. Ako marami pa akong gagawin. So if you could excuse me. Ano namang gagawin mo? Ah, may trabaho ka nga pala. Sorry, nakalimutan kong andito ka para sa work. Saan ka nagtatrabaho? Deo Grasa Corporation. Familiar siya. Pinaglapat ni Artemis sa mga labi habang pinagmamasdan ang dalaga. Pagkatapos ay bumaba ang tingin niya sa suot nitong yellow na floral dress. May yellow din itong clip sa buhok. Bagay na bagay sa suot nito dahil tulad ng araw na kulay dilaw ay tila nagbibigay liwanag ang personality ni Meiji sa bawat nilalakaran. Mr. Deo Grasa! Kapwa na palingwa naman si Artemis at Meiji sa nasa edad 50s na lalaking dumating. Naka-corporate attire ito at may mga nakasunod na mga lalaki sa likuran. Nang tumigil ito sa harap nila ay nagbaw ito na ikinagulat ng husto ni Meiji. La, anong nangyayari? Takang tanong niya. Good morning, Mr. Deo Grasa. Pasensya na't ngayon lamang ako. Hindi ko na kayo nasaluhan sa pagkain. It's okay, Mr. Ramirez. Tungkol sa suite niyo po, pasensya na po. Hindi alam ng receptionist. Sa isang regular suite niya kayo nilagay. Nagpahanda na po ako ng isang presidential suite sa inyo at sa girlfriend niyo. Girlfriend? Kunot noong sabi ni Artemis. Iminwestra ng matanda si Meiji. Napakurap-kurap naman ang nalilitong si Meiji at itinuro ang sarili. Ngumiti si Mr. Ramirez at tumangu-tango. Yes, miss. Ikaw nga po. Namilog naman ang mga mata ni Meiji kapag Juan ay kabadong umiiling-iling habang bahagyang natatawa. Naku, hindi po. Hindi niya po ako girlfriend. Namumulang paglinaw niya at saka nilingon si Artemis. Para lamang makitang nakangisi ito tila nagpipigil ng tawa habang nakatingin sa kanya. Artemis, tawag niya.
She's right, Mr. Ramirez. Hindi ko siya girlfriend. You're mistaken. Po! Pero ang sabi, kasama niyo siyang dumating kagabi. At sabay pa kayong kumain ng breakfast. She's just one of my acquaintances. Dahilan na lamang ni Artemis. Tumango na lamang si Mr. Ramirez. Anyway, I'm fine with my room. Ibigay mo na lang sa ibang guest yung kwartong pinahanda mo. Sigurado po kayo. Baka malaman ni Mr. President. Malilintik ka na naman po kami. Ako nang bahala sa kapatid kong siluhan. I'll talk to him. And please, itrato niyo ako na parang regular guest lang. Alright, Mr. Deogracia. Pero wag po kayong mag-atubiling tumawag sa akin sa opisina kung may kailangan po kayo. Anito pagkatapos na magpaalam niya. Wow! Palagi ka ba dito? Parang ang special naman ng treatment sa'yo. Dahil ba yun sa boss mo? Saad ni Meiji. Ang hina talaga ng utak mo, Miss Dimagiba. Ha? That man's calling me Mr. Deogracia. Ano sa tingin mong ibig sabihin nun? Pagbibigay ng clue ni Artemis. Napagkamalan kanyang isang Deogracia! Sagot nito. Ay, tanga. Hindi na napigil ang sambit ni Artemis. You're so slow. Hindi niya ako napagkamalan. I am a Deogracia. Ha? Hindi nga. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. May gagawin pa ako. Huwag kang pag-alagala at maglikot dito na parang pusa. At baka kung ano pa ulit yung mangyari sa'yo. Uy, concerned siya. Tukso ni Meiji. Namula naman si Artemis. I'm not. Diyan ka na nga. Sabi nito at nagmarcha na paalis. Isa siyang Deogracia? Ibig sabihin, siya ang may-ari ng hotel na to? Wow! Napakayaman niya pala. Magkasingyaman ba sila ni Jocelyn? Ay hindi, mas mukhang mayaman siya. Wow! Nung hapon nga ng araw na yon ay nagpalibot-libot si Meiji sa buong city. Hindi na siya nawala dahil may babaeng chaperon palang kinuha si Jocelyn para sa kanya. Si Alena. Itong araw ang dapat na susundo sa kanya sa airport pero nahuli ang flight nito. Bakit po Miss Meiji? May nangyari po ba habang wala ko? Tanong ni Alena. Wala naman. Pagsisinungaling niya. Baka kasi magsabi pa ito kay Jocelyn. Pagkatapos ng nakakapagod na paglilibot ay umidlip muna si Meiji sa kanyang hotel room at gumising lamang siya para sa dinner. Pagbaba niya ng restaurant ay nakita niya ulit si Artemis doon. At gaya kaninang umaga ay sa lamesa ulit nito siya kumain. Wala naman na itong reklamo kaya tinuloy niya na lang talaga. Dinaldal niya ulit ito habang tahimik naman ito pero paminsan-minsan ay sumasagot kapag may mga tanong siya. Ganon din ang naging gawi ni Meiji sa sumunod pang araw. Sa umaga ay sabay ulit silang kumain ng breakfast ni Artemis at pagkatapos noon ay naglibot ulit siya around the city with Alena. Ayaw niya man ay may mga pagkakataong napipilitan siyang gamitin ang black card na pinahiram sa kanya ni Jocelyn. Hay, gagawin ko na lang lahat para maging mabuting kaibigan sa kanya. Kasi for sure, hindi ko ito mababayaran kahit magtrabaho pa ako ng buong buhay ko. Nakangiwing bulong niya sa sarili. Nang makabalik siya sa hotel room, tinawagan niya si Jocelyn at nagkamustahan sila. Ganon din ang ginawa niya sa mama niya. Pagkatapos ay natulog ulit siya saglit at nang mag-alas 7 ay tsaka bumaba. Good evening, Artemis! Matamis ang ngiting bati niya sa binata nang makaupo na siya sa lamesa nila. Kasi dun din naman for sure kakain si Meiji. Naglibot-libot ulit kami ni Alena sa buong city. Nakita ko na rin sa wakas malapitan yung Eiffel Tower. Grabe, sobrang taas nung at sobrang ganda. Pagkwento ni Meiji. Gaya kahapon ay tahimik lang ding nakikinig si Artemis sa mga kwento ng dalaga. Tomorrow's your birthday, right? Putol ni Artemis sa random na tanong na kwento ni Meiji. Oo, bakit? Reregaluhan mo ko? I'll see to it. If I have time tomorrow, then maybe. Nagbibiro lang naman ako. Hindi mo ko kailangan regaluhan, Artemis. Joke lang yun. Pero ikaw, sige, bahala ka. Kung gusto mo talaga. Masaya na ako kahit isang box ng stick o yung ibibigay mo. Isang box ng stick o? Mahilig kasi ako doon. Hindi ako nagsasawa, promise. Napailing na lamang si Artemis. Nagpatuloy pa ang usapan nila hanggang sa matapos na sila sa pagkain. Actually, 30 minutes nang tapos si Artemis. Si Meiji ay kumakain pa rin. Natatagalan siya sa pagkain dahil sa kakadaldal niya. Si Artemis naman, imbis na mauna na para tumaka sa hindi niya namalayang hinihintay niya lang din palang matapos si Meiji.
At sabay silang naglakad palabas ng resto. Happy birthday, G! I love you so much! Thank you, Joe! I love you more! Thank you sa pa-birthday mong to sa akin, ha? The best ka talaga! I'm glad you love it, and you're enjoying your stay there. I miss you. I miss you din. Alas 12 pa lamang ngunit tumawag na si Jocelyn sa kanya dahil gusto nitong maunang bumati. Kaya heto't kahit malamig ay nasa pool area, naglalakad-lakad si Meiji habang kausap ang kaibigan. Anyway, may hindi ka ba sinasabi sa akin? Alena told me may kasama ka laging lalaki dyan. Who is it, ha? May nakilala kang lalaki at boyfriend mo agad? Ha? Hindi, no? Magkaibigan lang kami ni Artemis. Artemis? Yan palang pangalan ng lalaking umagaw sa'yo mula sa akin. Tumawa si Meiji. Magugulat ka kapag sinabi ko sa'yo kung sino siya. Oh, come on, Meiji. Huwag mong sabihin sa akin alien yan. I don't believe aliens. Hindi to alien. Kilala mo si Artemis Diograsa? Oh my God! You are with that Diograsa? Hindi nga. Kapag yan isa na naman sa mga ilusyon mo, G. Hindi. Hindi nga rin ako makapaniwala na Deograsa siya at sobrang yaman. Akala ko empleyado lang siya. At saka magkaibigan lang kami. Empleyado lang? You've got to be kidding me. Ilang beses ko nang nakaharap yung firstborn na yan. At masasabi kong hindi talaga biro ang perpektong pagkakahulma ng mukha niya. Kaya hindi ko alam kung paano mo nasabing akala mo empleyado lang siya. Hindi pang empleyadong itsurang yun. And to be honest for me, he's the most handsome among the six Deograsa. He's perfect and every woman's ideal man. So ganun talaga yung akala ko eh. Mamaya na lang ulit tayo mag-usap. Dad's calling me na. Okay, bye-bye. I love you. I love you too. Bye. Sagot ni Jocelyn na agad nang namatay yung tawag. Boyfriend mo? Ay, halimaw! Gulat na bulalas ni Meiji pagkarinig ng boses ni Artemis sa kanyang likuran. Artemis, ikaw pala. Ginulat mo naman ako. Sino yung kausap mo sa cellphone mo ngayon lang? Ah, si Jocelyn, yung kaibigan ko. Kinwento ko na siya sa'yo, diba? Siya yung nanlibre sa akin dito sa trip na to. Ah, Jocelyn Lopez. Kilala mo siya? Not really. But I've met her a few times in some events. Maganda, no? Lakad sana kita, kaso may boyfriend na yun eh. No thanks, she's not my liking. Eh, what are you doing here anyway? Alas 12 pa lang. Nagising ako sa tawag ni Joe eh, kaya bumaba na ako dito habang kausap siya. Ikaw ba? Ba't ka nandito? Hindi ka pa tulog? Natigilan si Artemis sa binatong tanong na yun. Hindi pa nga siya natutulog. May ginagawa pa siyang trabaho kanina nang biglang in-announce sa intercom ng kung sino mula sa security ang biglang pagbaba ni Meiji sa pool area. At bago niya pa ulit na malayan, natagpuan niya na lamang ang sariling papalapit na sa may kausap na si Meiji sa cellphone. Ah, yes. May ginagawa pa kasi ako kanina. Bumaba lang ako saglit para magpahangin. Ganun? Happy birthday, by the way. Salamat. Alam mo bang kayo palang ni Joy yung bumabati sa akin? Ikalawa ka. I'm glad then. Ha? Ang sabi ko, umakyat ka na ulit at mahamog na dito. Wala ka naman ng tatawagan, diba? Ikaw, balikan na rin sa suite mo. Oo. Edi sabay na tayo. Wika pa ni Meiji. At nagpatiuna na sa paglalakad. Huwag dyan. Babala sana ni Artemis nang makitang sa mismong gilid ng pool lumakad ang dalaga. Subalit huli na ang lahat. Nangyari na nga ang iniisip niya. Nadula si Meiji dahil palingon-lingon ito sa kanya. Meiji! Tili ni Meiji nang mahulog siya sa pool. Napamura si Artemis at walang pagdadalawang isip na tumalon para sagipin ang dalaga na mukhang hindi yata marunong lumangoy. Tulong! Artemis! Nalulunod na sigaw ni Meiji. Pinulupot ni Artemis ang braso niya sa bewang ng dalaga at mabilis itong inahon. Agad naman ding yumakap sa batok niya si Meiji. Tinulungan din ang sarili. Okay ka lang? Tanong ni Artemis. Naghahagilap ang tingin. Nakapikit na tumangutang mo si Meiji sa gitna ng pag-ubo. Nang dumilat siya, kapwa sila natigilan dahil sobrang lapit pala ng mukha nila sa isa't isa. Nailang agad si Meiji. Hinintay niyang lumakad si Artemis papunta sa gilid nang sa ganon ay tuluyan na siyang makaahon. Ngunit hindi ito gumalaw sa pwesto, bagkos ay tumitig lamang sa kanya. Pakiramdam tuloy ni Meiji ay tumitigil ang pag-inog ng mundo ng mga oras na yun. Parang ang tagal nilang nagtitigan.
Natigil lamang nang bumaba ang mga mata ni Artemis sa kanyang labi at tila doon natauhan. Umigting ang panganito at humigpit ang hawak sa kanyang bewang bago unti-unti nang lumakad papunta sa gilid ng pool. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Tumawa lang naman si Meiji. At nagagawa mo pang tumawa. Kamuntikan ka ng malunog for Pete's sake. Anong kamuntik? Nalunod na talaga ako. Mabuti na lang niligtas mo ako agad, natatawang sabi ni Meiji. Stop laughing. Walang nakakatawa. Ba't ka tumatawa? Ewan ko. Hindi ko rin alam. Natatawa pa rin sagot ni Meiji. Ang clumsiness mo ang nagpapahamak sa'yo, sabi ni Artemis pagkatapos ay inangat siya para makaupo sa edge ng pool. Samantalang nanatili itong nakalublob sa tubig at nakatingala sa kanya. Mabilis ang tibok ng pusong napangiti si Meiji. Hindi niya alam kung bakit kahit muntik nang mamatay sa pagkalunod ay masaya pa ang puso niya. Birthday mo pa naman ngayon. Oo nga pala. May kasabihan pala na lapitin ang disgrasya ang may mga birthday. Mabuti na lang nandiyan ka talaga. Paano kung mag-isa lang pala ako dito, no? Thank you, Artemis. Palagi mo na lang ako nililigtas. Tanging nasabi na lamang ni Artemis at namumula ang tengang nag-iwas ng tingin. Sir, lumapit sa kanilang isang staff na kanina pa'y nag-aalangang lumapit. Nag-abot ito ng tuwalya kay Artemis pag-aho nito mula sa pool. Ngunit imbis na para sa sarili ay kinuha yun ni Artemis para ipulupot sa nanginginig na si Meiji. Ihatid na kita sa room mo. Tara na. Okay. Hindi na rin nagtagal si Artemis matapos niyang ihatid si Meiji sa hotel room nito. Siniguro niya lang na okay talaga ang dalaga bago siya umalis. Samantala, si Meiji naman ay hindi agad nakatulog ng gabing yun. Binabagabag siya ng isang pakiramdam na ayaw niyang pangalanan. Meiji, hindi pwede. Hindi ka pwedeng ma-fall sa Artemis na yun. Diyograsya yun. Magkaiba kayo ng mundo. Tsaka hindi yun magkakagusto sa'yo. Masakit ma-inlove sa taong di ka mamahalin. Kaya hindi pwede, self. Nang araw tuloy na yon, ginawa ni Meiji ang lahat upang hindi sila magkita ni Artemis. Kinain niya ang kanyang breakfast sa kanyang hotel room imbis na gawin ang naging routine na sumabay sa binata. Nung lunch naman ay sa labas na kumain at sinulit na talaga ang paglilibot dahil birthday niya. At bukas na ang kanyang last day. Bandang hapon, nang akala niya ay successful siyang nakaiwas kay Artemis, ngunit nakasabay niya naman ito sa elevator. Where have you been? Agad na tanong nito. Ha? Ako ba? Walang ibang tao dito maliban sa ating dalawa, Meiji. Kaya malamang ikaw yung tinatanong ko. Sa labas, san pa ba? Naglibot-libot ako, nag-shopping, nag-enjoy. Hindi ka kumain ng breakfast kanina. Kumain? Ang sarap nga ng kinain ko eh. San ka kumain? Wala ka sa resto. Sa iba ka kumain? Hala patay, paano ko sasagutin yung tanong niya na hindi masasabing iniiwasan ko sa... Sa hotel room ko na lang ako kumain. Tinanghali na kasi ako ng gising eh. Palusot niya. I see. I've been wondering since I was there waiting for you for more than an hour. Pero tulog ka pa pala. Hinintay mo ako? Uh-huh. Bakit? Bago pa masagot ni Artemis yun ay tumunog na at bumukas ng elevator. Hudyat na nasa tamang palapag na ang binata. Napanguso si Meiji. Iniisip na hanggang doon na lamang ang usapan nila dahil sa ibang palapag pa siya. Come here. Saad ni Artemis at hinila din siya palabas ng lift. Ha? Lumabas sila at tumayo lang sa gilid ng walang katao-taong hallway. Anong ginagawa natin dito? Kabadong bulong ni Meiji. Relax, wala akong gagawing masama. Ibibigay ko lang to sa'yo. Sabay angat nito sa kamay na may hawak na diamond necklace. Kanino mo ibibigay yan? Sa'yo nga, diba? Of course, kanino pa ba? Sa'kin? Yes, this is my birthday gift to you. Now, turn around. Utos ni Artemis at kahit nalilito ay sumunod si Meiji. Isinuot sa kanya ng binata ang necklace. Artemis, totoong diamante ba to? Yeah, do you like it? Alisin mo! Ha? Huh? Why? Hindi ako pwedeng magsuot nito! Hoholtapin ako nito panigurado! Alisin mo, Artemis! Mangiyak-ngiyak na sabi ni Meiji. Walang hold up sa'yo dito, Meiji. Dito wala, pero sa Pilipinas marami. Dinubarin mo kapag nasa Pilipinas ka na. Bakit naman kasi ganito yung regalo mo? Hindi mo gusto? Gustong gusto! Aba, diamante to, no? Kaya lang kasi ikakapahama ko to.
At saka parang hindi ko naman deserve. I mean, ganyan ba kayong mga mayayaman? Diamanteng kwenta si regalo? Kahit kakakilala lang natin? Mayaman din naman si Jocelyn pero never niya akong nirigaluhan ng ganito kagara. She never gave you a diamond necklace? Hindi. Ba't niya naman ako bibigyan ng ganon? Mostly, tinitreat niya ako sa mga kainan kapag birthday ko. Kapag okasyon naman, mga tickets sa concert na gusto kong puntahan. O kaya mga mamahaling bags o sapatos. Hindi jewelry. Hindi naman kasi ako masyadong mahilig. Pero sobrang na-appreciate ko tong binigay mo ah. Good. Tanging sabi ni Artemis. Dahil wala na siya sa sarili. Hindi niya rin kasi talaga alam kung bakit diamond necklace ang naisip niyang ibigay. Hindi naman din ganun ang mga nireregalo niya sa mga kakilala. Diamond necklace is too much. Bukas na nga pala yung last day ko dito. Ah, alam ko na. Ano? Ano kaya kung samahan mo ko bukas sa huling paglilibot ko sa city? Siguradong masaya yon. No thanks. Sige na. Uuwi na din naman ako eh. Hindi na tayo ulit magkikita nun. And? Malulungkot ako. Kasi naman kahit ilang araw pa lang tayong magkakilala, kaibigan na din yung turing ko sa'yo. Tinulungan mo ko ng maraming beses. Utang na loob ko yun sa'yo. Kaya hayaan mo kong pasayahin ka naman bukas. Promise, mag-e-enjoy ka na kasama ako. Kumbinsi pa ni Meiji. Tuluyan ang binasura ang desisyong iwasan si Artemis. Kahit bukas lang, lalasapin ko yung feeling na in love. Debali ng pagkatapos dito mabubroken ako kasi di ko na siya ulit makikita. Natahimik si Artemis at nag-isip. Please Artemis, pretty please. Fine. Napatili si Meiji at nagtatatalon sa tuwa. Kinabukasan ay ganun nga ang nangyari. Maghapon silang magkasama, pumunta sa mga lugar-lugar, nag-enjoy at ilang beses na napagkamalang couple. Para kay Meiji ay yun na yata ang pinakamasayang araw ng trip na yon. Ay hindi. Lahat pala ay pinakamasaya, dahil unexpected. Nakilala niya si Artemis at nakasama sa bawat araw. Baon niya ang lahat ng saya at memories pag uwi niya sa Pilipinas. Welcome back! Sabay-sabay na sigaw ng pamilya niya at ni Jocelyn nang salubungin siya ng mga ito sa airport. Oh, guys! Teary-eyed na sobrang pagkatouch niyang sambit at isa-isang niyakap ang mga ito. Namiss ko kayo! Namiss ka rin namin, anak! Ano, kumusta yung biyahe? Sumuka ka ba ulit? Si mama naman oh, isang beses lang yon ma. Nabigla lang ako noon. Nakasimangot na sagot naman kaya nagtawanan ng lahat. O Sasa, naghanda kami sa bahay. Doon na lang natin ituloy ang kamustahan at kwentuhan. Saad ng papa niya. Habang palabas ng airport ay pinulupot ni Jocelyn ang braso nito sa kanya at saka bumulong. What happened? Ha? Saan? Where is Artemis Deogracia? Bakit di mo siya kasama? Huh? Ba't ko naman siya magiging kasama? Diba nagkakamubutihan na kayo? Huh? Joe, saan mo pa pinagkukuha yung mga ideas mo ha? He gave you a diamond necklace, Chi! A diamond! Hala, paano mo nalaman yan? Hindi ko sinabi sa'yo yan na. Nag-roll eyes naman si Jocelyn. That's why I rehired Elena to spy on the two of you. Bakit di mo sinabi sa akin ng tungkol doon ha? Namula naman si Meiji at hindi nakapagsalita. Napatakip naman ang bibig si Jocelyn. Oh my God! Did you fall for him? I mean, he's drop dead gorgeous! I shouldn't be surprised. Mas nakakagulat kung hindi ka mailove sa itsurang yun. Pero hindi naman ako nai-inlove sa kanya dahil sa itsura niya, Joe. Dahil yun sa kabaitan niya at personality. Isn't funny though? Nainlove ka sa lalaking apat na araw mo lang nakausap at nakasama. Napanguso naman si Meiji. Malas nga yata talaga ako. Ganito na lang lagi. Tuwing nagkakakrush ako sa isang lalaki, panandalian lang kasi panandalian ko lang din silang nakita. Parang yung mga nakakasabay kong mga gwapong lalaki sa mga jeep. O kaya yung mga nakaka-eye contact ko sa mall. Pero Joe, iba to. Iba kay Artemis. Bumibilis ang tibok ng puso ko sa kanya. Alam kong hindi lang to simpleng attraction lang. Kaso... Ay, yun nga, hindi na kami ulit magkikita. Naisipan ko nga sanang umamin sa kanya bago ako nagpunta sa airport eh. Pero alam kong mare-reject lang din ako kaya di ko na ginawa. Stupid! Dapat ginawa mo! Eh di sana happy ending na kayo ngayon. Obvious naman that he likes you too. Hindi no. He does. He gave you a diamond necklace. What was that for? If he wasn't interested in you then, diba? He likes you, so he gave you expensive jewelry.
Hindi nga kita naisipang bigyan ng ganun sa ilang taon nating pagkakaibigan, no? Siya pa na apat na araw ka pala nakilala. Ay naku, Joe. Kakabasa mo yan sa Wattpad eh. Tara na nga bago pa ako tuluyang umasa sa kwento mo. Pwede ka na maging writer, actually. Whatever. Kapag umuwi ng pinasyang si Artemis at hinanap ka, huyo ka na sa akin. Ayaw mong maniwala, ha? Hindi talaga naniniwala si Meiji. Kaya ganun na lamang ang gulat niya nang tatlong araw matapos makauwi sa Pilipinas, ay natagpuan niya ang sariling kaharap ang seryosong mukha ni Artemis habang nakatayo ito sa labas ng kanilang sari-sari store. Pabili. Sabi nito sa malalim na boses. Artemis? Yeah. The one and only, I guess. How are you? Artemis! Tili niya at dali-daling lumabas ng kanilang tindahan upang dambahin ng yakap ang binata sa sobrang tuwa. Anong ginagawa mo dito? Hala, na-miss kita! Natulos naman sa ninatatayuan si Artemis na hindi ina-expect ang naging reaksyon niya. Buong akala kasi ni Artemis ay hindi na siya maaalala pa ng dalaga. Calm down, woman. Sambit ni Artemis at hinawakan sa ulo ang dalaga. Kinalma naman ni Meiji ang sarili ngunit halos mapunit ang bibig sa laki ng ngiti. Parang may humaplo sa puso ni Artemis habang pinagmamasta ng dalaga na para din siyang kinilite sa reaksyon nito ngayong nagpakita siya. God, I miss her. Sad ni Artemis sa kanyang isipan. Sobrang nanibago si Artemis nang maunang umuwi si Meiji ng Pilipinas. Parang nagkaroon ng kulang sa kanya. Nasanay siyang laging biglang sumusulpot ang dalaga sa kahit nasan siya. Tapos sa isang iglap, biglang wala nang ganun. Nung una, nairita pa siya sa nararamdaman. Hanggang sa kalaunan ay tinanggap niya na lamang ang katotohanan. Nasa gitna ng dilim na kinaroroonan niya, binigyan siya ng liwanag ni Meiji. All of his life, para lang siyang robot. Siguro dahil sa matinding pressure na nararamdaman niya bilang firstborn Deograsa. Hindi siya pinipressure ng mga magulang o kahit na sino. Sadyang yun lang talaga ang natural na nararamdaman niya. Ayaw niyang maging failure na panganay, kaya ayaw niyang magkamali. Kaya siya na rin mismo ang naging strict sa sarili niya. Itinanim niya sa isip niya ang napakaraming rules gaya na lamang nung lagi dapat kalmado at mahinahon. Although maganda nga yun. Kaya lang kasi sobra ang ginagawa niya to the point na pati emotions niya ay ini-invalidate niya na. Nang makilala niya si Meiji at saka niya lang hinayaan ang sariling magpadala sa emosyon, likhayo ng liwanag na dala ng dalaga. Liwanag na nagbigay sigla at saya sa buhay ni Artemis. Kaya nung unang araw na wala si Meiji sa hotel ay parang dumilim ulit ang mundo ni Artemis. Nawala ang napakagandang liwanag na bumulag sa kanya. Liwanag na matagal bago niya na-realize na gusto niya na lamang na palaging andyan, sa kanyang tabi, at hindi na lumisan pa. Liwanag na hindi niya inaakalang hahanap-hanapin niya. Kaya pag-uwi niya nga sa Pilipinas ay kaagad niyang pinahanap ang address ng dalaga. At ngayon nga'y heto na siya. Ang saya! Paano ka napadpad dito sa lugar namin, ha? Nakangiting tanong ni Meiji. Hindi ako napadpad. Sinadya akong pumunta dito para makita at pakausap ka, Meiji. Pabuntong hiningang sabi ni Artemis. Napakurap-kurap si Meiji. Nagwala bigla ang bulate niya sa tiyan pero pinipigilan niya agad ito. Kausapin ako? Ano namang pag-uusapan natin? Nagbago na ba yung isip mo? Babawiin mo na yung kwintas na binigay mo sa akin? Sabi ko na nga ba, magsisisi ka at maiisip mong hindi worth it na binigay mo sa akin. What? No! Meiji, hinilot ni Artemis ang sentido. Hindi ako nandito para bawiin yung kwintas. And I will never do that. So please stop that thought. Eh di ano pala? Biglang sumagi sa isip ni Meiji ang naging usapan nila ni Jocelyn sa airport. Lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Hinanap nga ako ni Artemis. Kung ganun, ibig sabihin, posibleng totoo rin yung sinasabi niyang gusto ako ni Artemis. La, Meiji, si Artemis ay isang Deograsa, malabong magustuhan ka niya. Pumikit si Meiji sa nagtatalong ideya sa isipan niya. I'm here because... Mei Mei, sino yung kausap mo? Napalingon si Artemis sa bagong dating na lalaki na pumutol sa kanyang sinasabi sana. Matangkad ito at moreno at nakasuot ng kulay green na basketball jersey. Who the hell is this man? Salubong ang kilay sa isip ni Artemis. At Mei Mei? Anong klaseng nickname yan? Ang baduy. Pang-judge pa niya sa isip niya. Robert, andiyan ka pala. Halika, ipapakilala kita kay Artemis.
Sino yan, Maymay? Si Artemis. Artemis Deogracia. Maraming beses niya akong natulungan nung nasa Paris ako. Sa pare? Pakaswal na bati ni Robert. Ako nga pala si Robert. Pwede mo akong tawaging Rob. Huwag lang Bert. Lalo nang huwag Berto. Biro pa nito. Baliw ka talaga. Tawa pa ni Meiji sabay mahinang hampas sa braso ni Robert. Nagtagis ang kanyang bagang lalo na ng akbayan ni Robert si Meiji. Best friend ako ni Meiji. Magkababata kami mula pa noong mga chikiting pa lang kami. Dagdag pa ni Robert. I see. Walang ganang biglang sagot ni Artemis. Meiji, bukas na lang ulit. I suddenly remember I have to do something. Ha? Aalis ka na kaagad? Babalik ako bukas. Pangako niya. Nagpout si Meiji at halos tawagin ni Artemis ang lahat ng santo para mapigilan ang sariling halikan ang dalaga ng walang paalam. I'll be back. Promise. Okay, ingat ka. Sabay na pinagmasda ni na Meiji at Robert ang pag-alis ng puting hilux ni Artemis. Si Meiji, masayang kumakaway habang si Robert naman ay may pangamba sa dibdib. Mimi, tawag ni Robert. Oh, sagot ni Meiji. Ang tingin ay nasa papalayong sasakyan ni Artemis. Bakit Robert? Matagal na tayong magkaibigan, diba? Oo, bakit? Huwag mong sabihin mangungutang ka. Robert, hindi pwede. Nakakasira ng pagkakaibigan ng mga utang-utang na yan. Maymay, hindi yun. Hindi ako mangungutang. Eh ano pala? Alam mo pareho kayo ni Artemis. Hilig niyong mambitin. Eh kung kayo kaya yung ibitin ko pati Warik. Tsaring. Uy, alam mo ba? Yung si Artemis ay sobrang yaman. Hindi ka maniniwala. Tapos... Maymay. Maymay ako muna pwede. Maingat na pakiusap ni Robert. Ay sorry. O sige ano ba yun? Hindi ko alam kung aware ka ba. Pero matagal na nagbago yung pagtingin ko sa'yo. Hindi na kita nakikita bilang kaibigan lang na papalakpak sa'kin sa altar kapag ikinasal na ako. Naalala mo yung sinabi ko dating blurred lang lagi yung mukha ng bride ko sa mga panaginip ko? 4 years ago. Hindi na blurred yun, Meiji. Mukha mo na yung nakikita ko eh. Robert! Meiji, mahal kita. Higit pa bilang kaibigan. Mahal kita at gusto kong itaas pa tong pagkakaibigan natin sa... Teka, Robert. Ayoko. Ayaw mo? Robert, kaibigan lang yung tingin ko sa'yo. Kapatid na nga ata eh. Ayokong... Kinagat lang ni Meiji ang pangibabang labi at yumuko. Sorry, may nagugustuhan na rin kasi ako eh. Mapait naman na napangiti si Robert. Yung Artemis ba? Paano mo nalaman? Ano ka ba, Maymay? Kilala kita. Kilalang kilala. Mula nang umuwi ka dito galing ibang bansa, wala ka ng ibang bukang bibig kundi ang lalaking yun. Tapos kanina nakita ko, ibang liwanag ng mga mata mo habang nakatingin sa kanya. Ibang saya mo. In love ako kaya mabilis din ako makapangamoy ng mga taong in love din gaya ko. Pasensya ka na Robert ha. Ayos lang. Sa totoo lang, alam ko naman na ganito yung mangyayari. Pero sinubukan ko pa rin. Nadala ako ng taranta at takot. Sana lang hindi magbago yung pagkakaibigan natin, Mimi. Mahal pa rin naman kita bilang matalik na kaibigan eh. Oo naman, Rob. Tsaka mahal din naman kita bilang kaibigan ko. Mahahanap po rin yung babaeng para sa'yo. Tipid lang naman ang umiti si Robert. Kinabukasan sa sobrang excitement ni Meiji na makitang muli si Artemis, hindi pa tumitilaok ang manok ay gising na siya. Artemis! Bumalik ka nga! Sobrang sayang bati niya si binata nang dumating ito ng 6:00 pa lang ng umaga. Nasa loob ulit siya ng tindahan habang nasa labas si Artemis. Anong nangyari sa'yo? Mukha kang panda. Natulog ka ba? Ha? Oo naman. Late nga lang. Tapos maaga akong nagising kaya siguro ganyan. Okay lang. Cute naman ang mga panda eh. So cute din ako. Bungis-ngis ni Meiji. More than cute, darling. You're beautiful. Lo, parang tango naman to. I'm glad wala dito yung kababata mo ngayon. Oops, mali ka. Nandito ako. Sad ni Robert na bigla na lamang sumulpot. Boy, it's still so early. Andito ka na kaagad. Dito kasi ako nag-aalmusal minsan. Mayabang nangisi ni Robert at binalingan si Meiji para kurutin sa pisngi. Good morning, Maymiko! Ala, Rob! Masakit yun! Nag-apoy ang mga mata ni Artemis habang nakatingin sa dalawa. Parang tinutusok ang puso niya. Meiji, I'm going to buy.
Malakas niyang sabi para lang maagaw ang atensyon ng dalaga. Anong bibilin mo, Artemis? Lahat. Bibilin ko lahat ng nasa loob ng tindahan niyo. Taas noong sabi niya at binigyan ng ano ka ngayon look si Robert. Nasatisfy siya na makita ang gulat sa mukha nito. Gusto mo pala ng laban, ha? Here's for you. Just the best friend. Sa isip pa na sabi ni Artemis. Ha? Late na nag-react si Meiji. Teka sandali, seryoso ka ba? I'm serious, Meiji. I'll even pay double the sum of it. Ano namang gagawin mo sa lahat ng tinda namin? Idodonate mo? Great idea. Wow, napakabait mo talaga, Artemis. Inosente at manghang-manghang sabi ni Meiji. Natigilan si Artemis at biglang nag-guilty dahil wala naman talaga sa intensyon niya nung una ang mag-donate. Gusto niya lamang ipakita kay Robert na mas lamang siya at mas karapat dapat kay Meiji kahit na mas kilala nito ang dalaga. Kaya naman ang pinuri siya ni Meiji ay nakonsensya siya. Nabasa naman ni Robert ang guilt niya kaya ngumisi ito. Ngising nakuha pa rin ito ang huling halakhak, subalit hindi na kumibo si Artemis. Ayaw na niyang makipagkumpetensya. Artemis, ayos ka lang? Nag-aalala lang tanong ni Meiji kay Artemis dahil kanina pa ito wala sa sarili. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Niyaya siya ni Artemis kumain sa labas at dito siya dinala ng binata. Hindi na siya nakatanggi dahil bakit naman siya tatanggi? Grasya na to, hindi dapat tinatanggihan. I'm good. Sagot ni Artemis. Hindi ako naniniwala. Sige na, spill mo na. Handa akong makinig sa kung ano man yung problema mo. Negosyo man yan, sa pamilya o sa babae. Medyo nahirapan si Meiji sa huling salita. Paano kung tungkol sa babae? Aray, kung ganun. I mean, sige lang, go. Go lang, makikinig ako. Mas magandang nailalabas o nasasabi mo yung mga iniisip o pinoproblema mo sa ibang tao. Huwag mong sarilihin. Malay mo, matulungan pa kita kapag nag-advise ako. Really? Tutulungan mo ako? Oo naman! Sabihin mo na, ano ba yon? Binastad ka ng nililigawan mo? Nag-cheat yung girlfriend? Ano? First off, wala akong girlfriend at nililigawan. Talaga? But I have someone I really like right now. Ganun? Sino naman yung maswerteng babae? For sure, maganda yan. Yeah, sobra. Bulong ni Artemis habang namumungay ang mga matang nakatitig sa kanya. Her beauty is simple yet breathtaking. I like her so much. No, scratch that. I think it's more accurate to say that I'm in love with her. Because I know I'm done if I won't have her in my life. Wow! Tanging nasabi ni Meiji. The problem is, hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya ang nararamdaman ko. I actually want to take it slow. Ayokong biglain siya. But she's really pretty. Other men likes her too. Her boy best friend likes her too. Ang sala naman pala ng babae na yan. Dalawang lalaki yung nag-aagawan para sa kanya. You think so too? Sa pelikula ko lang dati napapanood yung ganyan eh. Sabay tawa ni Meiji. Nagsiselos ako dun sa boy best friend niya. Pag-amin pa ni Artemis. Tinititigan ng dalaga. Gustong makakuha ng reaksyon. Artemis Diograsa? Nagsiselos? For sure. Much better ka pa ng 10 paligo dun sa boy best friend ng ate girl na yun. Wala kang dapat ikaselos dun, Artemis. Sus, alam mo, para sa akin, ikaw na ang pinaka-the best na lalaki sa buong mundo. Really? Oo! Nastuck si Artemis saglit. Kung maniniwala ba siya sa sinasabi ni Meiji o hindi. Maaari kasing sinabi lang nito yun para ibus ang confidence niya. I'm serious, Meiji. Yun talaga yung iniisip mo? Oo nga! Sabay iwas ng tingin ni Meiji. Anyway, bakit di mo na lang subukang ayaing lumabas yung babaeng gusto mo? I already did. Talaga? Kailan? Ngayon. Wow! Kakagaling mo lang pala sa isang date tapos inaya mo akong kumain din after? I mean, pang friends nga lang naman tong paglabas natin. Ano ba tong sinasabi mo? Wait lang. Huwag ka sanang mag-isip ng kung ano. Natataranta ng sabi ni Meiji. Marahas na bumuga ng hangin si Artemis. Ubos na ang pasensya sa pagbibigay ng clue sa dalaga. What I mean is, I am already dating her right now. She's right here. Sitting in front of me. Natigilan si Meiji. Nakuha na rin ang ibig niyang sabihin sa wakas. Pero may pagdadalawang isip pa rin.
kaya nagpatuloy si Artemis. Wearing a simple white shirt and faded jeans, hair is brown and curly, amoy Head and Shoulders the shampoo, her nail colors is pink, her favorite snack is tiko. Hindi siya marunong lumangoy. Sinukahan niya ako sa unang araw ng pagkikita namin. Bit-bit niya lagi ang kamalasan kahit saan siya magpunta. She's also very clumsy. Yet, she still shines brightly every day, giving me full shadow light in my life. Gusto mo bang malaman ang pangalan niya? Napalunok si Meiji. Meiji. Meiji Di Magiba. I am in love with that woman who owns that name. Pakiramdam ni Meiji ay malalagutan siya ng hininga matapos marinig ang sinabi ni Artemis. Hindi siya makapaniwala. Lord, kung panaginip lang man to, kahit wag mo na akong gisingin. Dito na lang po ako habang buhay. Opo, bulong ni Meiji. Pinitik naman tuloy siya ni Artemis. Aray, para saan yun? Para maniwala kang hindi to panaginip. I am in love with you, Meiji. Mahal kita sa Tagalog. Hindi mo naman ako kailangang pitikin eh. Ang sakit kaya. Sorry, mahal. Kiss ko na lang. Oh, wait lang, oy. Hindi ko pa nga napaprocess tong maayos tong nangyari na to. Ibig sabihin, yung babae sinasabi mo na gusto mo. At ako, iisa lang? Yes. Yung nagsiselos ka sa boy best friend ko, totoo yun? I hate to admit it, but yes. Ba't ka naman nagsiselos? Wala kang dapat ipagselos kay Robert, kaibigan ko lang yun. Na mas tao na kang nakilala at mas kilala ka. Yes, sagot ni Artemis. Ikaw naman yung gusto ko eh, kaya dapat hindi ka nagsiselos. Sabi niya sa maliit na boses. Anong sabi mo? Wala, bingi ka. Akong gusto mo? Gusto mo rin ako? Narinig mo naman pala eh, halakhak ni Meiji. Ulitin mo. I want to hear it one more time, please. Kabadong-kabado ako kanina pa. Iniisip kong babastidin mo lang ako eh. Hindi ko gagawin yun, Artemis. Bago pa ako umuwi dito, alam ko na sa sarili ko na may iba na akong nararamdaman sa'yo. Mabilis man para sa iba, pero yun lang talagang totoo. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Naputol ang sinasabi ni Meiji nang biglang tumayo si Artemis at inisang hakbang lamang ang distansya sa pagitan nila upang yakapin siya. Hala, totoo ba talaga to? Anas niya. Totoong totoo. God, I am now the happiest man alive. To be loved back by someone you love is the most precious feeling in the world. Handa akong isakripisyo ang lahat-lahat para dito, Meiji. I love you. Napakurap-kurap si Meiji. Everything feels magical for her. Isa lang naman siyang dating simpleng babae na may roller coaster ride na buhay araw-araw dahil sa kaklumsihan niya. Pero ngayon, may Artemis Diograsya na siya. Nabalik sa realidad si Meiji nang mapansing nakayuko na pala si Artemis at unti-unti nang nilalapit ang mukha sa kanya. Namumungay ang mga mata nito nang magkatinginan sila. Kenai, pabulong na paalam nito. Tumango si Meiji pero siya na mismo ang tumawid ng distansya ng kanilang mga labi. Naramdaman niya ang paninigas ni Artemis sa gulat kaya tumawa siya at lumayo. Ngunit saglit lang yon dahil inabol ng binata ang kanyang mga labi at saka marubdob na hinalikan siya. 6 months later, another Diograsya down. I repeat, another Diograsya down. Nagtawanan ng lahat sa birong yun ni Lance Elizalde, ang pinsan ni Artemis. May munting salo-salo sa mansyon ng mga Diograsya upang i-celebrate ang first birthday ng kambal ni Giselle Diograsya sa asawa nitong si Luca. Doon na rin opisyal na pinakilala ni Artemis si Meiji bilang nobya niya, na mainit namang tinanggap at kinagiliwan ng buong pamilya niya. Una si Giselle, ngayon naman si Artemis. Sino kaya ang sunod? Nakagising pinasadahan ng tingin ni Iris Elizalde ang mga natitira pang single sa 7 magkakapatid. Definitely not me. Mahal ko pa yung kalayaan ko. Although I'm happy that my siblings are happy with theirs, I still think relationship sucks. Saad ni Silver Diograsya. Siyempre di pa pwede tong si Layton at Garth. Bata pa sila. Saad ni Lance. Layton is 22, hindi na bata yun. Saad ni Iris. Bata pa yun, Iris. Itutulad mo kasi sayong matanda na pero wala pa rin love life hanggang ngayon. I don't mind if I'm the next. Sabi naman ni Regan kahit tila wala talagang pakialam sa topic. Doon binalingan ng lahat si Luhan na pangalawa sa 7. Hard pass. Sagot naman ito.
Hindi ako para sa ganyan. I'm busy. Sorry. I was busy too, Lohan, when I met Meiji. So we never know. Baka next year, ikaw na nga. Seryosong saad ni Artemis habang sinisimsim ang wine, ang isang braso'y nakapulupot sa bewang ng nobyang si Meiji. Busy ka na pala sa lagay na yon, ha? Di napigilang sabat ni Meiji. I was. Sadyang makulit ka lang talaga. So, kailan naman namin maririnig ang wedding bells? Gusto kong may playmates na tong kambal, agad-agad, kaya sana wag yung patagalin, sabay tawa ni Giselle. Uminit ang pisngi ni Meiji. Nang magkatinginan silang dalawa ni Artemis ay kapwa may gumuhit na mapaglarong mga ngiti sa kanilang mga labi. Maghintay lang tayo, saad ni Artemis at hinapit lalo sa bewang ang nobya. Mas lalong umugong ang tuksuhan, hanggang sa lumalim ang gabi ay puno pa rin ng kasiyahan ang mansyon ng mga Diograsya. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Meiji at ni Artemis. Sana'y kayo'y kinilig, may natutunan at may nakuhang inspirasyon sa kwentong aming hatid sa inyo ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig sa mga kwentong aming inihahandog sa inyo araw-araw. Hanggang sa muli, abangan pa rin mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin yan sa inyong inaabangang Dear Simon.